Last year, nilaban ko sa sobrang mahal na bike ang pamalengke naming bisikleta at hindi man lang ito umabot. Kaya ngayon ay naisipan kong bilhan ito ng magagandang pyesa pero pasok pa din sa budget para mabawian ang mamahaling bisikleta. Ang problema, wala akong pera pang upgrade. Pero dahil February na at malapit na ang Pasko, nanghingi ako ng regalo sa boutique bike shop. So pinapili po nila ako ng kahit ano, kaya pumili na po ako ng kung ano-ano na umabot ng 15,000. Kasi dito po sa Lazada ng boutique bike shop ay madami akong pwedeng pagpilian, mapa budget meal o high end. Kaya ako nagbabalak po kayo mag-ubos ng pera para sa inyong mga pyesa ng inyong mga bisikleta, nilagay ko na po sa description ng link sa kanilang Lazada. Kaya mag-checkout na at mag-ubos ng pera. So dumating na ang pyesa at oras na ito ay kabit. Pero dahil ang alam ko lang ay mang lost thread ng tornilyo at manira ng bike, pumunta na ako sa Totos Bike Shop para ipakabit ang mga pyesa. Ito na ang pamalengke budget bike 2.0. Nagtipid po ako sa pag-upgrade ng mga pyesa para matawag pa din itong budget bike. Kaya yung kadena nito ay naka-fix na at wala ng cambio para tipid at wala ng masira. Sa preno ang napili ko po ay Zoom HB875 na isang affordable hydraulic disc brake. Pero sa tenedor, gumastos po ako ng 8,000 kasi baka po mabalik kung magtitipid ako dito. Tapos sa wheelset, ang plano ko po talaga dito ay hindi na mag-upgrade. Pero nung tinatry ko na ay nasira po yung rim. Mabuti na lang nakabura tayo sa Totos Bike Shop ng mas matibay na rim at pinarisan ng Novatec hubs. Ngayong napalitan na ang mga piyasa nito, ay tumaas na din ang potential ng bike na ito pagdating sa trail na matarik at may malalaking jump. Ang kaso, sa usapang malaking jump, hindi ko lang alam kung mababali ba o kakayanin ng isang budget bike na frame ang mga ganon. Ito yung delikado dito. Itong part na to. Grabe ang nipis. Kaya 6 na araw bago ang karera, nag-practice muna ako gamit to. Para masanay ako dito at masubukan yung malaking jump. Bilis nila bro. Imaginein mo yung bike niya bumurahin. Ah, bilis. May bike ba kayong ganyan? Gamay ko na yung bike at pwede ko nang subukan yung mga jump at drop. Chain drop? Kaso nasira yung chainring ng bike ko, kaya pinaayos ko muna uli sa Totos Bike Shop. Matapos ang ilang araw, ngayon buo na ang bike ko at buo na din ang loob ko, ay susubukan ko na lahat ng jump at drop dito sa 3 Skulls Downhill Trail gamit ang budget bike. Din. Saan na magkamali doon? Pindutin ang subscribe upang hindi sumemplang. Kopya! Ang tagtag. Lana ay natagbigil yung bike. Nagpasa tayo ng rakis. Aray ko! Tunnel naman! Tunnel. Laki na ba ito? Aray ko! Oh, sheesh. Sabi na tunnel ang dulas eh. Naipit at kumayod yung daliri ko sa pagitan ng bike at ng pader. At dahil pasaway akong nilalang at hindi nagsusuot ng gloves, sobrang sakit ang daliri ko at hindi ko na kayang subukan yung jump ngayon. So ano bang meron kung hindi ko madaanan yung mga jump? Ito kasi ang daan sa jump. At kung sa kabila ako dadaan katulad nung dati, siguradong hindi ako aabot dun sa mamahaling bisikleta. So hindi ko pa rin nasusubukan kaya hindi ko pa rin alam. So para masagot yan, ngayong araw ay simula na ang karera at mamaya ay bahala na. Parehas kong gagamitin ang high-end at budget bike pababa ng bundok. Kung alin na may pinakamabilis na oras ay ang panalo. At una kong sinabak ang sarili kong budget bike. Anyway, ako po ay nasa unahan at bibidyohan ako ni Kyobold sa likod. Ganyan mahirap na paligod. Ang nakaunang mahirap. Wapya. Uy, ang dulas! Grabe usok! Usapang oras, kung sino man ang makapagsabi ng eksaktong oras na makukuha ng budget bike pagdating sa finish line ay sa kanya na ang bike na to. Kasi bago po magsimula ang karera kanina, pinahulaan ko ito sa 2 tao at ito ang hula nila. 341. So ito, nabigyan ko ng hydraulic brakes ng Zoom. Kaya di na ako nahihirapan, pumedal pumareno pala. Tapos, extra fork. 130mm. Hopya. Yeah. Tapos hindi kami naka-steep line. Modulate. Hopya. Yeah. Uy! Buntik na ako! Buntik na! Buntik na ako sa memplang dun ah. Hindi ko tag-tag. Uy! Grabe yung paligob yan.
Up, moderate. Brutin kami ng rocket section. Isa sa mga mahirap dito. Rigo. Ito na, rocket section na. Rigo! Ah, takbis! Tunnel naman yung sunod. Loko cement lang dati. Sa tunnel. Uy, nice! Safe! Ah, sobrang sakit na kamay ko dito. Dito lagi sumasakit yung kamay ko. Kakapreno. Ah, last na dadaan na mahirap yung mga jumps. Malapit na kami sa finish line. Pero bago yun, nandun ang pitong magkakasunod na jump at drop. At kung malalampasan nito yun, ito na ata ang pinakamurang bike na meron pang kinakalawang na side stand ang makakadaan dun. Drop! Pajak! Pulisid! Prena. Ito yung mandilas yun. Pulbos. Tapos pajak ulit. Pawan. Pagkatapos ito, sako drop na. Napita kami sa finish line. Ano kaya magiging oras? Ito na. Grabe. Ay, kinaya. Pag mapabali yung frame, wag. Oh shit. Ah, aray. Buo ba yung frame? Gawin tayo. Huling jump. Saan nakayanin ng frame? 341, tapos na. Dolo na yan, dolo na yan. Minutes and 53 seconds ang nakuha ng budget bike at walang nakuhula nito. Sayang! Pakiramdam na matik na magka-bike. Consider. 3 seconds lang. So sunod na ang mamahaling bike. Pero ang twist, walang kadena ang high-end bike. So balik tayo sa present time at binigyan ko sila ng second chance at uhulaan naman nila yung high-end bike. Ano? Gusto mo pahulaan yung isa pang mamahaling bike? Ano? Ngayon lang? Oo. Oh. Eh, sige, tarin. Gusto mo bagong bike? Binaba ko yung mamahaling bike, nilaban ko din eh. Hulaan mo yung oras. So, ano yung hula akong oras? Yung mamahaling bike. Alin, premyo? Yeah, ito mismo. Oh. Oh. Asa 3, asa 350 rin yun? 351. 359! 351. Eh sa'yo, Matt. 359. Yes. Eh sa'yo? 357. So panoodin na natin ang mamahaling bisikleta at alamin kung mananalo pa din ba to kahit walang kadena o makakabawi na ngayon ang budget bike. Uy! Ay, kung gagay, matik na! Sa puntong to, mas mabagal na ng isang segundo ang high-end bike kumpara dun sa budget bike. Pero dadaan pa tayo sa stick line, rocky section, at tunnel. Kaya mahaba pa ang lusong para masabi kung sino ang panalo. Brotik na kami ng stick line. Dahil sa suspension na mas mahal pa sa tuition ko, paglagpas ng malubak na stick line ay nakabawi ito at tabla na po ang oras nilang dalawa. Up, yeah, up! Lagpas na kami ng astig line. Approaching naman kami ng rocket section. Modulate. Hard turn. Bago pa man dumating ng rocket section, ay malapit na pong lumobos sa 3 segundo ang lamang ng high-end bike. Malaking ambag po dito yung mallet setup ng gulong nito. Ibig sabihin, maliit na gulong sa likod at malaking gulong sa unahan. Tapos yung preno pa nito, tigla 20 mil, kaya ewan ko na lang kung hindi pa tumigil. Idagdag ko pa yung frame nitong carbon. Okay, tunnel. Paglabas ng tunnel, naging 4 na segundo na ang lamang. Yeah, boy! Ma'am! Kahit hindi na nakapadyak sa parting to, ay lumaki pa ng 6 na segundo ang lamang ng high-end bike. Pero dito pala magsisimula ang magandang laban. Pagkatapos kasi ng likong ito, ay may konting paahon. At dahil dito, nagkaroon po ng chance na maging 3 minutes and 57 seconds ang oras. 357! Jump! Woohoo!
naman na pinakita yung oras pero wala pong nanalo sa kanila. Kaya pampahabang loob sa pagkatalo, binigay ko yung ZTR riding jersey na Yeboy. Isa po ito sa mga jersey na matatagpuan sa Zab Drillage Apparel sa Lazada. Ang jersey nito ay ginamitan po ng dalawang magkaibang fabric. Sa front at back ng jersey, honeycomb pattern po ang ginamit para maging durable. At the same time, para magkaroon ng ventilation, ginamitan po ito ng oval mesh fabric sa side garment. So, balik tayo sa karera. 3 minutes 52 seconds ang nakuhang oras ng high-end bike. Isang segundo lang po ang lamang ito sa upgraded budget bike ko. At isang segundo lang din ang pagitan nito sa 3 minutes 51 na hula ni Kuya Darren. So napagtanto ko po na kapag pinagamit ang isang rider na magkalayong presyong bisikleta, mananalo pa din ang mas magandang bike. Pero paano kaya kung professional rider ang gumamit ng pamalengking bike at newbie naman ang gumamit ng mamahaling bike? So sa inyo ko naiiwan ang tanong, nasa bike o nasa rider? Anyway, kung gusto niyo pong makita ang i-upgrade ko sa pinakamagandang piyesa ang budget bike at magkaroon uli ng rematch, pindutin niyo lang po ang like button at kapag umabot po ito ng 100,000 likes ay gagawin namin yon. Yeah boy!